Hi guys, I'm gonna show you kung paano kayo makakapag-invest sa cryptocurrency. So, wala nang paligoy-ligoy, dumiretso na tayo. OMG, nandiyan pala ako sa isang screen recording kanina. So, ito yung Binance. So, ito siya. Yan, nakita nyo. Binance. So, install nyo lang yan. And then, ID verification, SMS, of course, for the security of your account. So, ito kung makikita nyo, ang aking port ay 52,500. So, bumagsak siya. So, actually, kani-kanina lang, 53 na to. So, dahil very volatile nga ang ating market. So, nagbabago talaga siya ng price as in every minute, every second talaga. Okay. So, kung makikita nyo, ayan nga, yung port ko. Ang aking total investment is 20k. Okay, so kung makita nyo, 20k turns to ganitong price. Hindi na masama, diba? So, I started, I think, February 2021. So, ilang ba na? February, March, April, May, June, July, August. So, 6 months na siya. So, kumita ako ng 30k. But warning lang, very risky itong cryptocurrency investment kasi as in a snap lang, pwedeng bumagsak ang price ng market. So, ang i-invest nyo lang dito is yung amount na hindi nyo kailangan. Kumbaga yung pera na ipon mo lang, ganun. Hindi mo i-invest yung pera na pambili mo ng bigas kasi para pag bumagsak, wala na, gutom ka na. Diba? So, ayan. So, ang gagawin nyo lang is, pag nakagawa na kayo ng account, nakapag-verification na kayo, and, bibili kayo na, or, dapat mayroon kayong GCash. Kasi, doon kayo, magbabayad. So, meron namang ibang way dito sa P2P. Ayan. So, for example, naka sa P2P, bili ka ng USDT. Ayan. So, buy. Tapos, fi-filter mo dito kung ang gagamitin mo ay GCash. Select GCash. Let's say, 1,000. Ang iyong bibilin. So, yes. So, ayan lang. May makikita ka na mga seller na pasok dun sa iyong hinahanap. So, yeah, for example, Cavite Trader. Okay. So, dito ang titingnan nyo is 90 plus dapat yung percent. So, para sigurado ka kasi merong iba din na naloloko dito. Meron din dito manloloko. Kaya, vigilant dapat kayo. Huwag kayong magpapaloko. And then, ayan. Kunyari, nakabili ka na ng USDT. Ta-transfer mo lang siya. Transfer sa iyong spot wallet. Okay. So, pag nakabili ka kasi, maximum lalabas dyan kung ilay na bili mo. And then, transfer. Tapos, pag napunta na sa iyong spot wallet. Kunyari, ayan, yung binili mo, USDT ito. For example, ayan, meron kang 69 na USDT. Yun yung gagamitin mo para makabili ka ng coin. So, ito yung mga coin na nilagay ko sa aking favorites. So, ito yung mga mga balak kong i-trade, pero yung iba dyan is tin-trade ko na. So, para safe kayo, doon kayo sa top 10 na coin. So, BTC, Ethereum, BNB, ayan. So, ADA, I think kasama din yung ADA dun sa top 10. Hindi, ayan. So, gagawin nyo lang, click nyo lang BTC, buy. Ganun. So, kung anong price ang gusto nyo, for example, 48 ngayon, gusto nyo 47. 47 of price. 2.3, ayan. So, pag nilagay nyo yung 47, let's say 1, 2, 3. 2,364,000. And then, click nyo lang kung ilang amount ng BTC nyo. So, dahil wala akong available na USDT, walang lalabas dyan. So, pero kung meron, let's say, meron kang 30 na USDT, pag pinindot mo yung 50, ang lalabas is 15. At ang minimum dito para makabili ka is 10 USDT. So, I think nasa 500 pesos siya.
So, kailangan ang bibilin mong USDT is 500 pesos para makapag-trade ka or makapag-buy ka ng coin. Ayan. So, makita nyo, ito yung mga nakapila ko. So, pwede kasi yan. Magsiset ka ng order. So, ayan, sa ADA, nakaset ako ng $2 na buy. Sa SLP naman, 0.18 na sell. So, pag yung ADA, naabot niya yung $2, makakabuy ako. So, ngayon, magkano yung price ng ADA? 2.5. Ayan, medyo malayo. So, 2, nasan yung $2? Ayan. Ayan, so let's say, ayan. So, pag mababa ng $2, mababa yung aking order. So, papakita ko naman sa inyo yung mga coin na hawak ko. So, ngayon, meron akong SLP, Heart, Dent, Reef, Win, SHIB. And then, yan, mga konti lang yung value niyan. Kumata nyo, 49.33. So, yung ibang coin na to is nakuha ko lang as compensation dun sa aking naka-stake. So, makikita mo naman dito yung aking naka-stake. So, yung sa spot wallet ko, 18,000. Pero makikita mo yung overview ko is 52. So, yung aking naka-stake ay nandito sa earn. So, ayan, 34,000. So, ito, BNB ADA Dogecoin .VetXRP. So, kapag meron kang coin na nakalagay dito sa earn or naka-stake or nasa savings, tumutubo yan. Kasi pag naka-stake, pwede mong ilagay na stake for 15 days, for 30 days na hindi mo siya makukuha. So, pwede naman yatang makuha, kaya lang yung tubo is mawawala. Ganun. So, pag nag-stake ka dyan, dapat yung coin lang din na hindi mo ginagamit sa pang-trade. So, kung tatanungin nyo kung nagtitrade ba ako, nandito record ko ng trading. So, medyo madami to. Ayan. So, nagbabuy and sell din ako. Ayan. Makikita nyo. Pero, konti lang yan. Hindi ako talaga matrade pag free time lang. Pag free time ko lang, saka ako nagtitrade. Kasi, ang nangyayari, minsan nalulugay pa ako pag buy and sell. Tsaka, stress talaga. Nakapurustrate. Okay, so ayan lang, oh, no more data. So, start pala ako May? May 26? May 26 pa ako nag-trade, oh. May 21, first trade ko. Oh, ayan. So, makikita nyo, konti lang yan compare talaga dun sa mga trader talaga. As in, every 15 minutes, every 3 minutes, nagbabuy and sell sila. So, ako kung free time ko lang. So, pag marami kayong ginagawa, okay lang din. Hold lang. Okay. So, ang gagawin nyo lang is magbabay kayo kapag pula. Siyempre, hindi kayo bibili sa mataas. So, let's say for example, itong, ayan, kung nakikita nyo naman, green. So, ibig sabihin, tumataas siya. So, bibili kayo sa color red. So, kung nakikita nyo yan, 8.35 na bumagsak yung price niya. Pero, mas maganda, bibili kayo 10% na down. 10, 15, kasi minsan umaabot siya ng 30%. So, ang tatandaan nyo lang, pag bumagsak ang Bitcoin, kasunod lahat ng altcoin. So, ayan, kung makikita nyo, month ng anong month to? April. So, ang Bitcoin, ang price ng Bitcoin ay $64,854. So, in instant talaga, bumagsak siya. See, ayan. O, kita nyo yung red na candle. Ibig sabihin yan, bumagsak yung price. So, kung nakabili ka sa price na 64,000, let's say, bumili ka na ano ka, FOMO. FOMO yung tawag doon. Fear of missing out. So, pwede mo naman siya na i-hold. Ayan. So, hintayin mo na bumalik siya ng 64. Ngayon naman, pwede rin cut loss ka na. Kaya lang, dapat talagang as in magaling kang trader. So, pag nag-cut loss ka kasi,
is ililipat mo sa ibang coin para kumita yung pera mo, mabawi yung tinubo mo. Ngayon, kung ano ka, novice ka, baguhan, so mas maganda is hold mo na lang. Then, hintayin mo. So, kita mo naman, in few months lang, umaakyat naman na siya. So, possible na marating niya din yung 64,800. Kasi ngayon, nasa 48,600 na siya. So, makikita nyo talaga, very volatile talaga yung market. Kasi itong port ko dati is, puhunan ko dito pa lang, is 18K bumagsak. Tapos tumaas siya ng 49, almost 50. Ngayon, yung port ko na almost 50K, bumagsak siya ng, I think, 23,000. As in, bumagsak siya ng ganun talaga. Ngayon, ang ginawa ko lang is, hinold ko lang yung mga coins ko, and then yung iba, minsan yun nga, tinrade ko din. So, para kahit pa paano makabawi. So, ayun. So, ngayon, 52,000 na siya. So, diba? Nabawi na niya kung ano yung all-time high ko dati. Pero, hindi pa naman naaabot ni BTC yung kanyang all-time high na 64,000. So, possible na tumaas pa to hanggang December. So, tataas pa yung port ko. Sana. Yun. So, very fast. Positive lang. And, lagi natin tatandaan kahit sa anong investment ay very risky talaga. Walang sigurado. So, dapat take lang tayo ng risk kung gusto talaga natin na kumita. So, yun lang. Kung meron kayong tanong, comment lang kayo sa baba. And then, I will answer all your questions the best way I could. So, yun lang. Salamat. And then, good luck sa inyong investment.